Hi guys! Welcome to my mini vlog. For today's video, magluluto lang ako ng tinapa, french rice, egg, at saka ng fried banana. Maaga pala akong nagising. Habang tulog naman si Yuki, is nauna na rin akong tumayo para ipagluto sila ng ulam. Ngayon pala naging nanay na ako, naranasan ko na pala yung ikaw ang unang tatayo, tapos ikaw rin ang huling hihiga. Ganun na pala ang nanay ngayon. Dati kasi nung wala akong asawa, madalas sinasabi sa akin nun, pero ngayon mayroon na akong anak at saka asawa, dun ko na na-realize na tama pala ang mga sinasabi nila sa akin. Malaki din pala talaga ang pinagkaibahan ng dalaga sa may nanay. Sobrang saya din maging dalaga, kaya enjoy natin ang pagiging dalaga natin. Masaya rin din naman ang buhay may asawa, napakasaya sobra, mas lalo na pagkasama mo yung asawa at anak mo. Kaya nga, payo ko pa lang sa mga dalaga na enjoy nyo lang ang pagiging dalaga nyo. Antayin nyo yung right time, maglasal kayo kung sino ba talaga ang para sa inyo. Nung dati, iniisip mo pa lang yung sarili mo. Ngayon, iniisip mo na yung bago yung sarili mo, yung anak mo muna tsaka yung asawa mo. Dati, nung dalaga ka, nabibili mo lahat ng gusto mo. Pero ngayong nanay ka na, uunahin mo na yung pagkain ng anak mo, gatas nila, pampers, at iba pang pangangailangan nila at para sa inyong pamilya. Noong dalaga ka nga, panay ang gala mo, pero nung may baby ka na, hindi ka na makagala. Andun pa yung panahon na hindi ka talaga makakaalis, mas lalo pag bagong panganak ka, hanggang 2 taon na hindi ka pa talaga makakaalis ng bahay dahil hindi pa pa pwedeng ilabas ang baby at delikado at paselan pa. Pagdating din sa pera, nung dalaga ka, nabibili mo ang mga damit na magaganda, mga lipstick, mga bag. Pero ngayon, ang kasiyahan mo na lang ay maibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak mo at asawa mo. Dati nakakapag-date pa kayo sa mamahaling restaurant, ngayon iniisip mo na lang sa bahay na lang para makatipid. Kahit tuyo nga lang yung nasa hapagkanan nyo, is napakasaya na at saka kontento na kahit mapayapa. Kaya habang dalaga pa lang kayo, abutin nyo muna lahat ng mga pangarap nyo, mga nais nyo at saka gustong gawin bago kayo mag-asawa. Kung gusto nyo mag-travel, go. Kung gusto nyo kumain na masarap, go lang. Ang mahalaga dun is na-enjoy nyo yung kabataan nyo. Kasi pag di nyo na na-enjoy yun, hindi nyo na din mababalik yung mga kasiyahan at mga nangyari. Para wala din kayong pagsisihan at saka hindi kayo nanghihinayang sa kabataan nyo. Ang kagandahan din pala ang may asawa, sabi doon sa nabasa ko, ang isa'y magiging dalawa, pinag-isa ng Panginoon. Minsan mahirap, minsan naman masaya. Pero alam nyo ba, dapat ipinagpapasalamat pa rin natin kahit pahirap o kaya kahit malungkot. Kasi nga part pa rin yun ng ating mga buhay. Ang buhay talaga ng tao ay napakahiwaga at napaka-fantasy. Minsan romantic, minsan naman scary, minsan love story. Maraming mga bagay-bagay na kwento ng ating mga buhay. Pero huwag natin kalimutan na si Lord pa rin ang nagpapadanas dahil sa atin noon. Kailangan din natin magpasalamat, masaya man o malungkot, mahirap o madali. Masaya din na magkaroon tayo ng kontentuhan sa maliit man na bagay o malaki. Di naman masamang maghangad ng madami, pero wag lang yung susobra. Kailangan yung sapat pa, yung maaalala pa rin natin magpasalamat sa Panginoon. Galing pala kami sa bundok, dumating na rin kami, galing din sa bundok, talagang pinagpawisan ako kasi nga naka-jacket ako, kaya pagdating naman namin, uminom muna ako ng tubig. Ito palang face mask ni Yuki, nabili ko rin sa Shopee, ito namang hat niya, nabili na ate sa Shopee, pati yung bike niya, nabili rin niya sa Shopee. Ginayat ko na nga muna itong una, yung patatas. Pagkagayat ko naman ng patatas, sinunod ko naman yung 3 perasong saging, hinati-hati ko lang din na maliliit na parang french fries din. Tsaka ako naman binalawan yung patatas ni Yuki. Ulam niya kasi yan. Ang ginawa ko pala is nagasikaso na rin ako ng panggato. Nilagay ko na muna yung kahoy. Nilagyan ko rin ng papel at saka ng plastic. Isa na rin pala sa ating kailangan matutunan ay makakahin tayo ng masarap or makapaghain tayo ng masarap sa ating mga anak at asawa. Sila ang huhusga sa ating mga niluluto or mga ginagawa. Kailangan din pala sa ating pagluluto, ipag-pray natin. Gawin natin ito ng buong puso. At may pagmamahal, minsan ayaw nila, pero minsan nasasaktan tayo dahil ayaw nila. Pero alam mo, huwag kang masaktan, gaw lang. Huwag tayong tumigil na gumawa at magluto lahat palagi ng masasarap na pagkain para sa kanila. Kasi ang pag-ibig at pagmamahal natin ay walang katapusan. Kumbaga, ang lahat ay ito ginagawa natin dahil mahal natin sila.
kwento ko lang sa inyo, talaga hindi talaga ako marunong magluto. Takot pa ako sa mantika, hindi ako marunong maggatong, at saka kung ano pa yung hindi ko alam. Pero mula nung naging nanay ako, talagang pinag-aralan ko at natuto ako step by step, paunti-unti matututunan mo rin kung paano magluto, kung paano maggatong, paano mag-alaga ng bata, paano magpalaki ng bata, ikit talo pa paano mag-budget. Talagang nahihirapan ako dati nung una kasi nga first time man lang ako. Pero nung habang tumatagal, natututo din ako. Syempre sa gabay at patnubay sa akin ni Lord. Pinagpipray ko rin lagi na ang kailangan kong gawin ay magtiwala lang ako sa kanya sa bawat ginagawa ko o ano man pa ang nanaisin ko. Ito palang binili kong money, 60 pesos, kalahating kilo lang, pang merienda na namin ngayong gawain. Hinugasan ko na nga at saka nilagay ko na rin dito sa kumukulong tubig. Naglagay nga din ako ng 1 tablespoon na asin para may lasa din yung aming mani na kakainin at merienda. Inugasan ko na rin pala itong mga baso na gagamitin namin mamaya pang kape tsaka pang inom ng tubig. Alam niyo malinis naman yung mga baso, kaso lang baka kasi may amoy ipis o kaya naman maalikabo, kaya inugasan ko talaga na maigi. Dinarin ko na rin pala itong mani, ang sarap pala ng mani. Pagkatapos ko naman idarin yung mani, inayos ko naman itong mga biskuit. Ang merienda pala namin ngayon, Hiro, 10 pieces lang. At saka Pudgy Barna Green, 10 pieces lang din. Bumili na rin pala ako ng 4 na perasong Greatest Choco na Twin Pack para mamaya pang kape namin. Ito na rin palang tuyo na rin, saka wala ng tubig. Yung mani lalagay ko naman dun sa lalagyan. Handa na pala lahat ng kailangan namin. Kain po tayo at saka samahan nyo po kami ngayong Thursday. See you sa ating next video. Thank you and God bless! Huwag tayong magsawa ng gumawa ng kabutihan sa ibang tao para ibalik to ng siksikliklig at umaapaw sa ating mga buhay. Higit lalo, huwag tayong mag-asam na ibabalik ito. Kung ano yung binigay natin, dapat bukas sa ating puso. Huwag na tayong mag-expect na ibabalik pa sa atin to ng mas malaki. Lagi lang tayong magkaroon ng pusong malinis, pusong dalisay at mapagpakumbaba. See you sa ating next video. Bye-bye!